Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Carl Tufo, kasama ko ngayon si Bitag Dean. Bago naman natin simula ng mga sumbong ngayong araw, nais muna nating pasalamatan ang ating mga community service sponsors dito sa hashtag Ipabitag Mo. Sino-sino sila? Kilalaanin natin. Bagong timpla, pareho ang pisa. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, walang pait. Ito ang para sa inyo, King's Premium 825ml. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Sa paglalakbay ng hashtag Ipabitag Mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Rain or shine, be active. Stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Salamat sa Rio Wonders Travel and Tours sa suporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng transportasyon pa uwi ng probinsya ng mga biktima ng pang-aabuso. Rio Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travel. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag sa Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Ngayong 2024, iniahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day, handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Maraming salamat sa mga sponsors sa patuloy niyong pakikipagtulungan dito sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Para naman po sa inyong mga sumbong at reklamo, bukas po ang aming Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lamang po ng hapon. So umaga pa lang po, pumila na po kayo para kayo po ay ma-accommodate agad ng aming mga staff. Mm-hmm. Kaya yun, ano mang problema, reklamo, sumbong, bibigyaran na agarang aksyon at solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan. Sa ngalan po na aki ama na si Ben Tulfo, ito ang hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Pinay nag-abroad para guminhawa ang buhay pagdating ng Saudi Arabia sa kulungan na padbad. Concerned citizens sa Tandang Sora, Quezon City na bahala sa mga nagkalat na poste ni kamatayan sa gitna ng kalsada. Kinakasama ko, iniwan ako. Bayad sa 5 buwang upa sa bahay, iniwan rin sa akin. Security agency, hindi na nga nagpapasahod. Nagdagdag pa ng mga bagong empleyadong sa queue. Lechon nyo, tinatsaga kong lutuin. Pero 2 taong mandatories ko, pinabayaan nyo? Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Ngayon naman, sa una nating storya, hinawi lang ang kamay ng batang inaalagaan, household worker, 5 taon sintensya ang sasapitin. Halos 1 taon pa lamang bilang household worker sa Saudi Arabia si Annalyn Fernandez.
Pinili niyang iwan ang kanyang pamilya sa Agusan del Sur para makapagtrabaho at kumita ng maayos sa Saudi. Subalit, hindi inaasang malalagay sa alanganin ang kasalanan hindi niya sinasadya. Si Annalyn kasalukuyan nakakapit or nakapiit sa kulungan sa Saudi Arabia. Kung bakit, panoorin natin ang buong detalye ng sumbong. Gusto ko pa na matulungan po ang aking pinsan, si Annalyn Fernandez na sa Saudi Arabia. Gusto ko lang na mapauwi sa Pilipinas. January 2024, ang nangyari po sa kanya ay pinakulong po siya ng kanyang amo sa Daman Criminal Court. Dahil po sa kanyang binabantayang bata na babae, 10 years old, ay pinalo daw siya ng 3 beses sa kanyang balikat at nahawi niya, napunta ang kanyang kamay sa private party. At pinuntahan siya ng pulis at pinakulong po. Nagpunta ako sa agency sa Malate. Ang sabi po nila sa amin, antay lang po kami ng update kasi wala pa silang update galing sa ibang bansa. Hanggang ngayon, puro update lang po. Ang pangalan po ng agency, The Job Connection International. Sir Ben, gusto ko po na matulungan po ang aking pinsan na si Annalyn Fernandez na mapauwi sa Pilipinas. Dahil po sa maliliit pa ay ang mga anak niya, siya lang po ang nagtatrabaho sa kanilang magkakapatid. Sana po matulungan niyo po kami. I take this. You know exactly what they do. We know exactly what it is. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Alright, so makakausap natin ngayon live ang pinsan ni Annalyn na si Arnold Tenyo. Magandang araw sa inyo, Sir Arnold. Umaga po. Mm-hmm. So kayo po yung sa inyo nakikipag-ugnayan si Annalyn hinggil sa kanyang problema ngayon. Yep. Siguro bago po namin kayo interviewin, no, para sa kalaman ng ating mga manonood, ito yung mga detalyeng ipinaabot sa hashtag ipabitag mo ni Annalyn sa pamamagitan ng kanyang pinsan ni si Arnold. So June 1, 2023 nang umalis sa bansa si Annalyn Fernandez para magtrabaho bilang domestic or household worker sa Saudi Arabia. Sa kwento daw ni Annalyn, nito lamang January 2024 ay 3 beses siyang hinahampas ng kanyang alaga na 10 years old na babae. Nang hawiin daw ni Annalyn ang kamay ng alaga ay hindi raw niya sinasadyang mapunta sa maselang bahagi ng katawan ng bata ang kanyang kamay. Agad daw nagsumbong ang bata sa kanyang magulang. Dahil dito, dinakip at ikinulong ng Saudi Police si Annalyn. February 2, nagkaroon daw ng unang hearing sa Saudi. At February 20, muling pumunta sa agency ang pinsan na si Arnold, subalit wala daw maibigay na detalye ang agency sa kalagayan ni Annalyn. So, Sir Arnold, itong si Annalyn po, eh hindi nyo alam kung kamusta na siya, kailan po yung huli nyong pag-uusap? Hindi po na siya makontak kasi wala na po siyang hawak na cellphone. Okay, kailan mo siya huling nakontak about sa kanyang kalagayan? Wala po. Ang nakontak niya, yun po yung kapatid niya po na sa Kuwait. Hmm. Yun yung nagpasa po sa akin ng message. Ah, since ikaw yung nasa Pilipinas, ikaw yung parang pwedeng ano, sana tumulong sa kanya. Yes, kasi po. Yung kapatid niya rin pala ay OFW. Yes po. Nanonood po sila ngayon. Lahat. Pati magulang niya. Ano pa yung mga alam mong detalye na ano, dun sa kaso na itong ng pinsan mo na si Annalyn, eh babae, akala ko pala lalaki. So babae pala rin yung kanyang ano, no? Yung kanyang inaalagaan. So hindi sinasadya na sagi yung private part. Yes po. At nagsumbong yung bata, kaya siya nakulong. Yes, so alam mo ba yung parang ano, kung ano yung kinaso siguro dun sa pinsan mo? Ang sinabi sa akin, sexual harassment. Sexual harassment. Yes, yun yung pinasong kaso. So medyo mabigat-bigat, Sir Carl, kung iisipin mo, sexual harassment, yun yung parang inakusa dun sa, ano, sa kanyang pinsan. Siguro, masasabi naman natin dito, depending kung ano yung magiging result din ng case. But then again, hayaan natin ang mismong government agencies para gawan ng paraan. Mm-hmm. Ang mismong pag-uwi, para maasikaso itong pag-uwi ni Annalyn.
no? So may mga sumbong na tayong nahawakan na tulad nito noon. At sa tuloy-tuloy na pag-research nga ng BITAG investigative team, ay nalalaman namin or natin na yung mga ganitong sitwasyon ng mga kababayan natin sa ibang bansa ay tinututukan ng Assistance to Nationals o ATN sa Embahada ng Pilipinas sa bansang yon. May mga abogado pinoprovide ang ating embahada sa mga OFW na naharap sa mga ganitong pagsubok. Mamaya ang lilinawin sa atin yan ng ating resource person na si Attorney Hans Kagdak, no? So siguro matawagan natin siguro yung agency. Yes, kung ano ba ang status nito. So kayo sir, according to you, hindi wala silang maibigay na update sa inyo. Wala po. Yung bakit daw? Sa kanila ang ano, yung binigay sa akin na update yung nasintensyahan na po daw siya. So after that, wala na silang wala alam. Na po. Ang huling update, sentensyado yes, na. Yes po. Sentensya meaning lumabas na yung resulta yes, ng po. Kaso mm-hmm. at tapos na? Or undergoing hearing pa? Yeah. Tapos na po daw. Meaning siguro, sentensya, parang ikinulong na. Kinulong. Ikinulong pa lang pero wala pang official decision siguro yung court. No. So, sige. Meron na po silang ipinasa sa akin na text. Na? Na 5 years na po yung sentensya. 5 years yung sentensya? Yes po. Okay. Pero sinabi lang niya yun ng agency. Well, kausapin natin ngayon. Kausap natin ngayon itong agency, Corporate Secretary Sancho Ocampo on the line, ayos the Job po. Connection Manpower Services Incorporated. Magandang umaga po, Sancho. Magandang umaga po, sir. Matanong ko lang, sir, ano ang nangyari dito sa case ni Ms. Annalyn Fernandez na nasa ilalim ng agency ninyo? Ang latest po, nung isang araw, pinirmahan po ni ano ni Ms. Annalyn yung appeal letter niya para po either mapawalang sala sana or mapababaman lang yung ano yung 5 years po. Okay. So yung ibig sabihin is naglabas na ng official resolution yung dun sa case niya. So more of appealing dun sa decision na nangyari. Opo. Yun na nga po, 5 years po ang ano ang naibigay. At yung po, nag-a-appeal naman po ano yung si Ms. Annalyn sa kaso niya. Katulong din naman po yung embassy natin. Okay. Nabigyan ba ng attorney ito si Annalyn Fernandez? Meron po. Yun po nga yung nag-a-assikaso po ngayon sa appeal po niya. Okay, so may abogado na siya. So anong magagawa ng agency pagka nakulong siya diyan? Hindi siya muna mapapauwi, tama ba? Kailangan sundin yung mga proseso at batas diyan. Opo, yun nga po kasi mabigat po yung nangyari. Pero hindi nga daw naman sinasadya, pero sa bansa po nila, yung tinatawag nilang haram po, yung po ang ano, ang mas pinanigan po talaga, mas mabigat po yung testimonya po nung bata po, kaya ganon po ang nangyari. Pero yun nga, nag-aapila naman po na hindi naman sinasadya. Sana po may magandang resulta po. Okay. So, tuluyan naman kayo, sir, nakikipag-ugnayan sa Embassy ng Philippines. Regular naman po yung ano yung follow-up namin. At kung ano man po update, nag-update po kami kay Sir Arnold at saka kay Sir Wilfredo, yung kapatid ni po ni Ms. Annalyn. Okay. Sir, matanong ko lang po, Sir Sancho, si Dean po ito, no? Co-host po ni Sir Carl. Sir Sancho, gaano katagal na po si Ms. Annalyn under dito sa employer niya? First employer niya po yan eh. Kasi po na-deploy siya noong June. Alright, so parang mag-iisang taon pa lang siya. Opo. Okay, so is this the first parang incident na parang nagkaroon siya ng problema sa kanyang employer? Or kumbaga noon parang may nangyari ng hindi ka nais-nais? Wala naman po. Tuwing kukumistay naman po siya ng welfare officer namin, wala naman po siyang ano, mabigat na sinishare. Ang minsan lang pong nabanggit niya
yung pong kamay niya parang naging ano, na-irritate kasi yung pong sabon yata na ginamit sa paglinis matapang. Pero na-advise naman po siya na medyo labnawan yung timpla para hindi masyadong matapang yung sabon. Yun lang naman po ang ano, ang naging issue niya. So wala naman parang ibang ano na no, parang pang-aabuso. So this is the first time lang naman na may hindi ka nais-nais na nangyari sa kanya. Opo, yan lang. Sir, anong info ba yung dumating sa inyo regarding this, no? Yung nalaman nyo, nung una nyong nabalitaan, ano yung info? Yun nga po, na hindi daw sinasadya na mahawakan po yung ano, yung... private part po ng 10 years old na babae. Yun po, tapos yung pong employer willing naman po na ano na i-atras na po yung kaso. Kaso po yung prosecutor kasi Sir Sancho, matanong ko lang, anong klaseng amo? What's the background itong amo ni Annalyn? Okay naman po, mabait naman po. Wala naman po siyang ano, kino-complain against sa amo po niya. So wala naman any bad records itong amo sa pagmamaltrato ng mga katulong or anything? Wala namang history na ganun yung amo? Wala po. Okay. Yun nga lang po talagang problema. Biglang nangyari po yung insidente po na yon. Kung hindi si Puguro po nangyari yon, tuloy-tuloy pa rin po siya sa ano. Well, sir, tinatanong ko lang naman yun for the reason para malaman din ng mga nanonood ngayon. Siguro kasi they want all the questions then to be answered kung anong klaseng amo and everything else. Para lang alam natin na itong kay Annalyn, yung case ni Annalyn is kinakailangan din siguro sundan yung mismong batas doon, which is I will entrust doon sa mismong agency ninyo at din doon sa kanyang abogado sa abroad. Opo. Actually po, cooperative naman po si employer. Willing nga po siyang i-atras. Ang kaso po, ang gobyerno na po yung ang nagtuloy po yung prosecution po. Okay. So it's the government yung nagtuloy ng prosecution against dito sa kay Annalyn. Opo. Okay. Si employer po, siguro naistorbo na po siya. I-atras na para makauwi na rin si Annalyn. Kaso po nga ang gobyerno na po yung ano, ang nag-proceed po. Okay. Sige sir, I think that's all that we need sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagtawag sa amin at maraming salamat din sa pagbigay niyo ng statement sir. Magandang umaga po. Thank you rin po sir. Okay. Siguro tawagan din natin ang OIC ng Department of Migrant Workers. Attorney Hans Kagdak is on the line. Magandang umaga po, Attorney Hans. Magandang umaga po sa inyo, Sir Carl, at sa inyong mga tagapakinig tagapasawas. Opo. Sir, matanong ko lang itong sa case ni Ms. Annalyn Fernandez, if familiar po kayo. Ano po ang nangyari dun sa case niya na itong... sinampahan daw ng sexual harassment, I think, abroad. Tapos nagkaroon ng sentencing already to about 5 years. Pero umaapila daw ngayon itong si Annalyn. Ano ang statement nyo dito, sir? Ang kinakailangan dito, kasi seryoso yung charge. No? Kahit naman sa bayan din natin, without saying na guilty or not si Annalyn, seryoso yung akusasyon. Kaya ang kailangan gawin dito, ang mainam, ay bigyan siya ng legal defense at meron tayong very competent na law firm na rin-retain natin dyan sa I understand sa UAE, no? Tama ba? Sa Saudi Arabia, sir. Sa Saudi Arabia. Best defense available and we will provide the lawyer. Siguro hingin ko na lang yung karagdagang information patungkol dito. At attorney, matanong ko lang, may sinabi yung agency kanina sa amin na yung amo is cooperative and I think parang siguro naabala na din at willing naman i-drop ang case. Pero ang nasabi daw ay yung government na daw or yung mismong embassy natin ay
pupush through with the persecution or yung pag-hearing ng case? I think he meant yung government ng Saudi. Ah, government, sir, ng Saudi. Kasi ang prosecutorial responsibility is with the government of Saudi. At susuriin natin maigi yung kaso kasi ang katulad din sa atin, merong public and private rights dimension yung isang krimen. Yung sa aspeto ng employer is the private side of it. But in terms of yung public side, yun na yung sa prosecutor. So, ang maigi dito, maagap dito, ay magkaroon ng abogado na una, dadalawin si Annalyn. Siguraduhin na nasa mabuti siyang sitwasyon. Hmm. At pangalawa, suriin ang kaso. Kung naka-apila, suriin ng apila. At kung paano tayo makakapag-put up ng legal defense niya. Okay. Sir, siguro ipapakausap din namin itong pinsan ng si Miss Annalyn. Pinsan ni Miss Annalyn. Si itong si Sir Arnold. Para siguro for any questions or clarifications. Sir, baka gusto yung magtanong kay attorney. Siya yung sa OIC ng mga migrant workers. Yan lang po, attorney. Yung gusto ko lang po na matutulungan yung aking pinsan dahil siya lang po nagsisikap sa kanilang pamilya. Ang gusto lang namin mapauwi dahil wala lang po silang makakain. Tapos yun po yung anak niya, maliliit pa. Yan lang po. Opo. Opo, tutulong din tayo. Sir, hingin ko rin yung detalye, Sir Carl, ng pamilya dito sa Pilipinas para matulungan din sila habang kahit habang may kaso si Annalyn. And of course, yung sinabi ko kanina, yung tulong para ma-legal defense, para ma-absuelto si Annalyn at makauwi. But first things first, kailangan muna siyang dalawin. Kung siya'y naka-detain, dalawin siya sa detention center para malaman natin kung anong condition niya, number one, at number two, kung ano yung makapanayam siya, kung ano ang nangyari para we could put up a legal defense. Sige sir, yun lang naman yung gusto namin sir na magkaroon ng action dito kay Annalyn kasi hindi namin fully, syempre, hawak yung mga details nitong case mismo ni Annalyn. But siguro yung mga information na galing din sa pinsan, which is why we're trying to remain balanced then when it comes to her case, especially a very sensitive case like this. Pero sir, asahan namin yung action ninyo at yung pagtulong ninyo dito sa pamilya ni Annalyn. Yes, yes. Opo. Gagawin po natin yan. Pahingin na lang ng information ukol sa kanya para matulungan natin siya ng maagap. Sige sir, ipatawag ko na lang ang aking staff para makipag-coordinate sa inyo. Opo. Po. Okay. Sige, opo, si attorney, sir. Maraming salamat po at magandang umaga. Salamat din po. Okay. So, nakita mo naman, no, Sir Arnold din, para makita mo din na mabigyan linaw ka din na may mga proseso sa Saudi na kailangan natin sundin. Kahit man sabihin natin na mabuti or hindi mabuting amo itong amo ni Annalyn, kailangan pa rin natin sundin yung proseso ng batas. Which is why nakipagkausap tayo, nakipag-coordinate sa iba't ibang government agencies para magkaroon ng ugnayan, para magawan ng paraan itong kaso ni Annalyn. At kagaya nga ng sabi ng attorney kanina nitong sa Department of Migrant Workers, is para mabigyan ng pagkakataon siguro na baka ma-absuelto. Meaning, mawalan na talaga ng visa yung kaso na sinampas sa kanya. Kasi ang nangyari is yung mismong government ng Saudi Arabia ang nagtutuloy ng prosecution or yung pagtutuloy ng kaso dito kay Annalyn. Kahit yung mismong amo ayaw na ituloy. Pero ito lang ang gusto kong sabihin at advice siguro sa iyo is pagka siguro na ayos na tong lahat, ganyan. Pag-isipan niyo na lang siguro muna ulit kung gusto niyo siya ipadala abroad. Siguro pahinga muna, trabaho na lang dito muna. Kung ready kayo magtrabaho siya abroad ulit, edi saka niyo siya ipapuntahin. Okay? Gusto lang po na pauwi na lang sa probinsya para doon na lang po. Ang masasabi ko dyan is magagawa yan pero hindi muna ngayon kasi may proseso at protocol ang mismong government ng Saudi Arabia
na kailangan natin sundin. At sa lahat din ng mga nanonood ngayon, na kung may mahal din kayo sa buhay na nasa abroad, kailangan natin intindihin na kapag pumunta tayo sa ibang bansa, meron tayo, din tayong mga batas na kailangan sundin doon. So if may mangyari doon, hindi din tayo necessarily sakop ng Pilipinas, o nga citizen tayo ng Philippines. Pero pagka may mga problema na nangyari doon, kailangan natin ayusin doon muna bago tayo makabalik dito. So kaya tayo nakipag-usap sa iba't iba sa agency mismo ni Annalyn at mismo doon sa abogado ng migrant workers para magawa ng paraan itong kaso ni Annalyn. Okay? Sir, may pwede bang may idagdag po ako? Different reklamo ba to? Ano yun? Reklamo din po sa kapatid niya po na si... Siguro, pag-usapan na lang natin mamaya yung different case kasi nakafocus tayo dito muna kay Annalyn. Yes po. Tapos saka natin pag-usapan itong sinasabi mo sa kapatid. Yes po. Okay? Salamat. Sige, po. Arnold. Ha? Maraming salamat po. Maraming salamat din. Kaya yun, no, Dean, ang masasabi natin ngayon sa kasong ito. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, tatak bentulfo, tatak hashtag ibabitag mo. Susunod. Concerned citizens sa Tandang Sora, Quezon City, na bahala sa mga nakalat na poste ni kamatayan sa gitna ng kalsada. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ibabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo community service partners. Cebuana Luwelier, King's Premium 825ml, available sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide at sa DCMI Laz Mall and Shopee Mall. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. Bagcor, advocates for responsible gaming. CLTV 36. Sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Bawat sulok ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat, hindi titigil sa pagpapahayag ng impormasyong totoo at tama. Maaasahan at mapagkakatiwalaan. Tutok 13 mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, dito sa IBC13. Bagong timpla, pareho ang pisa. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, walang pait. Ito ang para sa inyo, King's Premium 825ml.
mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Robert Borje mula sa Climate Change Commission, the Vice Chairperson and the Executive Director. Malugod ko po kayong inaanyayahan na manood po ng Cabinet at Work dito lamang po sa IBC 13 kada Lunes alas 4 ho ng hapon. Manlalaman po ninyo hindi lang ang mga programa ng ating pamahalaan, pero ano pa ang dapat nating gawin para tayo magbayanihan, para tayo maging isang bagong bansang matatag. So samahan niyo po ang IBC 13. Samahan niyo rin kami. Sana po ay magkita-kita tayo. Again, dito lang sa IBC 13, Mondays at 4 p.m. Cabinet at Work. King's Premium 825ml. Support our local farmers. All ingredients are locally produced. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Magandang araw po. Gusto po namin kayo anunyahan na manood ng Cabinet at Work. Ito po ang bagong programa ng IBC 13. At dito po natin makikita ang mga proyekto at mga nagagawa ng bagong ehensya dito po sa pamumunuan ni Presidente Marcos. Sana po makita namin kayo doon. Maraming salamat po. Ako po si Joel Consing, Presidente po ng Maharlika. Salamat po. Rain or shine, be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and Zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Sa akin pong mga kababayan, kayo po ay mainit at malugod kong inaanyayahan na atin pong sundan, panoorin at tunghayan po ito pong Cabinet at Work. Ito po ay ating mapapanood alas 4 ng hapon tuwing Lunes. Tuwing Lunes po, tandaan nyo. At ito po ay nasa IBC 13. Sana po ay inyo pong subaybayan, tunghayan sapagkat makakakuha po kayo dito ng mga impormasyon na magiging kapakipakinabang po para sa po sa bawat isa. Aasahan ko po kayo. Cabinet at Work, tuwing Lunes, ika-apat ng hapon sa IBC 13. Nagbabalik ang hashtag ipabitag mo ngayon naman sa susunod natin na sumbong. Poste ni kamatayan, naghihintay ng madadala. Maraming mga concerned citizens ang nagpapadala ng mga impormasyon o tips sa bitag tungkol sa irregularities o mga hindi tamang pangyayari sa kanilang lugar. Kilos pronto pa ang aming programa noon at ang mga sumbong na ito ay tinatawag naming silip segment. Ngayong araw ang ilang concerned citizens mula Pasong Tamo, Quezon City ang nagpadala ng mga video at litrato sa hashtag ipabitag mo. Paano rin? Ayan. So yan. Nakita natin ngayon yung mga poste sa kahabaan ng Tandang Sora Avenue. And mukhang hindi naka-align ng maayos. Imbis na i-relocate yung mga poste na sa kalagitnaan ng daan. Ako mismo ay napapadaan dyan minsan at pagkagabi ay pagka hindi mo talaga napapansin, baka mabangga yan. At it could be a risk para dun sa mga nagdadrive, mga kababayan natin na nasa kanilang mga kotse. At yan ang mahirap kapag hindi maayos yan. No? So maganda siguro na magawa ng paraan yan at siguro matawagan ng local government para to call their attention, para to work with yung local power. I think it's yung Meralco. And para magawa ng paraan ito at siguro mabigyan ng solusyon ng ating mga
improperly placed na mga poste dyan. No? Actually, Sir Carl, last year may ganito na rin inilapit sa hashtag ipabitag mo. No? Ito naman sa probinsya ng Butuan, kung saan yung isang OFW nagpaabot ng kanyang problema dahil yun nga, namatay yung kanyang teenager na anak. So, kaya tinawag ito ni Sir Ben Bitag noon na poste ni kamatayan. So, yan, yung poste na nakikita nyo, yun yung naging dahilan ng kamatayan ng teenager. So, makakasama natin ngayon, Sir Carl, ang isa sa senior investigator natin na si Bitag Kate para ipaliwanag itong video na ipinadala sa hashtag ipabitag mo. Magandang umaga sa'yo, Bitag Kate. Magandang umaga po. Bali yung mga videos na napapanood natin, pinadala yan sa social media natin, Sir Carl tsaka Dean. Gusto lang natin din sabihin na bukod sa personal na pagpunta sa ating opisina, pwede rin silang mag-send ng mga information or tip, mga ganitong video sa ating mga social media pages. Itong mga napapanood natin, Sir, sa ano po yan? Kahabaan ng Congressional Avenue Extension at saka Tandang Sora Avenue. Ayon sa concerned citizen, Sir, nagkaroon po ng road widening sa lugar na yan. Pero imbis na tanggalin or siguro i-relocate, iusog yung mga poste, naiwan po yung mga poste sa gitna ng daan. Ayan, mapapanood po natin sa video. Ayon din sa concerned citizen, Sir, of course, sagabal po siya sa daan, delikado siya sa mga motorista, at sa gabi daw po talagang hindi siya napapansin. So, prone to accident talaga yung mga ganitong klaseng poste. Kaya, pinarating po sa atin o tinip sa atin ng concerned citizen itong video na to, itong mga posting to. Actually, no, sa video, meron naman siyang parang black and yellow. Pero I don't think kung sa gabi ba makikita pa rin yan. At least, di ba, parang signage na parang... kahit like, mga reflectorized siguro. Pero kung tutuusin mo, kung nag-road widening, dapat sinosolve yung mga poste. Hindi dapat nandiyo dyan yan. Dapat gawa ng paraan. Pero let's talk siguro dito sa Congress woman Marivic Copilar on the line, District 6, Quezon City. Magandang umaga po, Congresswoman Marivic. Magandang umaga po. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Carl Tulfo. Kasama ko si Bitag Dean at Bitag Kate dito sa hashtag ipabitag mo. May dudulog ng kami, ma'am, na concern na may mga poste along Tandang Sora Avenue na hindi naka-locate ng maayos kung saan na nagkaroon ng road widening. Tapos, yung mga poste ay nasa more or less kalagitnaan ng first lane sa may bandang kanan po, ma'am. Opo, opo. Well, actually, since pagkaupo ko po bilang congressman ng ika-6 na distrito ng Lusod, Quezon, napansin ko na po yan. At consistently po, ako po ay nakikipag-ugnayan sa Meralco para mailipat na po yung mga poste na yan. At hindi lang po dyan sa Tandang Sora, marami pong mga ginawang mga kalsada ang DPWH na ang poste po ay hindi po nare-relocate pa. Nasa gitna pa po at talagang accident prone. At nangako po sa akin ng Meralco na nangako po sa akin ng Meralco na aayusin po nila, i-relocate ang mga poste. Ang naging unang action po nila ng pag-relocate ay dito po sa Barangay Road, dito sa malapit sa Emilio Jacinto National High School, na ilipat po nila yung poste. Ngunit dito po sa Tandang Sora Avenue, upon my conversation or communication with Engineer Ronald Arevelo ng Meralco, sabi nila na ma'am, hihingi nga daw nila yung aking intercession. Kasi yung pala, itong mga poste na ito, privately owned pa po yung mga loteng yung papaunan, i-relocate siya, pero privately owned yung mga tatamaan ng relocation sites. At luckily, si Mr. Basilio at yung iba pa pong may-ari, ako din nakipag-ugnayan at patuloy nang makipag-ugnayan na sana pumayag sila. Kasi ito pala pong main, itong malalaking poste po sa Tandang Sora Avenue extension, Tandang Sora Avenue. Ito pala yung pinaka-main transmission line nung buong kuryente. Kaya parang nag-aalintana parang nag-aalala yung mga private lot owner na pong ililipat yung poste doon sa kanila, papasok kasi medyo malalim. So, yun ang inaalala nila. So, we will do something about it. Hopefully,
baka the earliest will be early next week kasi may meeting ako sa Meralco and I would ask them. And also, yung mga private lot owner nalilipatan ng poste by Friday. So, hopefully, sana ma-action na talaga to ng Meralco. Mm-hmm. Pero ina-assure naman nila ako na talagang sila rin gusto nila na maayos itong problema ng mga poste. Kasi accident prone talaga. O, just blind corner pa yung pag-igok from Congressional Avenue going to Tandang Sola Avenue. Sige ma'am, aasahan namin yung action ninyo dito at pagkikipag-coordinate para magawa ng paraan itong mga pag-relocation ng mga poste, ma'am. Maraming salamat po, Congresswoman Maribek Copilar. Salamat din po, din po. Thank you po. Okay, so on the line din na, makausap din natin ngayon ng Meralco spokesperson Joey Zaldarriaga on the line. Magandang umaga po, Sir Joe. Yeah, good morning. Good morning. Good morning po, sir. Ako po si Carl Tulfo. Kasama ko si Bitag Dean at Bitag Kate. On tayo, sir, sa IBC TV 13. Meron akong concern, sir, na nakausap ko na din si Congresswoman Maribek ng District 6, Quezon City. Kung saan may mga poste, sir, nasa sa may gitna ng daan natin, sa may bandang Tandansora Avenue and more or less in between a congressional extension. Sir, anong action ng Meralco dito sa problema na ito? Well, unang-una, humihingi ako ng apology at pag-unawa sa mga motorista na apektado po sa lugar. Nagkaroon talaga ng ganitong ng mga ganitong insidente kuminsan kung saan na nauunang matapos yung road widening bago ma-relocate yung mga poste po ng Meralco. Pero sa panic po namin, in this particular case, no, ito pong kasong ito, na-aprubahan na po yung design and engineering plan for the relocation of the pole dun sa area. Meron na po rin kaming permit mula sa DPWH. Sa ngayon po, with the help of the LGU, we are working, tinatrabaho po natin, makuha yung consent nung mga private property owners na matatapatan ng pwesto ng poste. Kailangan po makuha natin yung consent for a right of way kasi ang ilan sa kanila, ang reklamo, bahagi daw po ng property nila yung paglilipatan ng poste. So nakikipagtulungan rin po kami sa LGU in this regard. Once naman makuha yung kanilang consent, we can immediately proceed with the pole relocation at makakaasa po yung maaming mga customer na affected na agad namin itong gagawin. For now, sir, what we are going to do and what we continue to do is improve muna ng aming mga crew yung caution signs sa mga poste habang inaayos pa yung naturang negotiations at actual relocation. So tuloy-tuloy naman ho yung coordination namin both with the LGU and the DPWH para mas maging maayos yung proseso at matapos na itong problema dyan sa area na yan. In fact, as we speak, we have a massive pole relocation initiative undertaken sa buong franchise area po ng Meralco. So humihingi kami ng konti pang pag-unawa po. And ako, personally, I'd also like to ask for the understanding. But we're doing something to finally remedy the situation po. Sir, matanong ko lang if there's a definite possible timeline regarding dun sa paglipat ng mga poste, sir. Well, hopefully makuha namin in a couple of months itong ano no, itong negotiations with the private owners of the properties. Kasi kailangan po talaga yung consent nila kaya nagpapatulong na rin po kami sa mga kinauukulan ukol ho rito kasi we really need that para magawa na yung relocation. Otherwise, madedelay po ito. So, yun ho, humihingi kami ng tulong na rin doon sa mga maapektuhan nung paglipat ng mga poste. Sige sir, aasahan namin yung magiging action ninyo dyan. Pero ang sa akin lang sir, siguro kagaya nga ng sabi nyo kanina, temporary remedy siguro para dito is lagyan, aside from caution, maybe lagyan ng mga reflectorized paint, yung mga poste or anything, or hazard electric post up ahead, something like that, sir, para mabigyan ng warning yung mga motorista natin. Yes, sir, we will do that. Immediately matapos tayo po mag-usap, I will relay the concern and ensure na ma-improve natin yung caution signs dun sa mga poste. Muli, humingi nyo ako ng pag-unawa. We will be working on this in order to solve the concern of the people in the area of Tandang Sora po.
Maraming salamat po. Okay. Sige, sir. Maraming salamat at magandang umaga po. Pakuha mo. Okay. So, nakita naman natin ang pag-uusap doon sa mismong Congress woman ng District 6 and yung Meralco spokesperson. So, naintindihan ko naman yung rason nila kanina na meron pang negotiations. But then again, kailangan natin ng time frame. Kasi whether or not, kailangan dapat talaga tapusin ang kaagad yan. Kasi yung mahirap dyan is posible yung may, kapag may bagyo or anything, baka may malaglagan habang nasa biyahe. Whatever it is na possible hazards yan sa ating mga motorista. So titingnan natin ang action ng Congress woman sa District 6 and at the same time yung mismong Meralco, since nakausap natin yung Meralco spokesperson. No? So yun, doon na nagtatapos ang pangalawa nating sumbong. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo may tatak. Tatak Bitag, tatak Bentulfo, tatak hashtag ibabitag mo. Susunod. Security agency, hindi na nga nagpapasahod, nagdagdag pa ng mga bagong empleyadong sa Q. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ibabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo community service partners. Cebuana Luwalier, King's Premium 825ml, available sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide at sa DCMI Laz Mall and Shopee Mall. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. Bagcor, advocates for responsible gaming. CLTV 36. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng Bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinain. Hotel Sogo, so clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Bagong timpla, pareho ang pisa. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, walang pait. Ito ang para sa inyo, King's Premium 825ml. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Ito po ay si Aludo Rota Chuseco, Undersecretary of the Department of Finance. Nais ko po kayong anyayahan na manood ng Cabinet at Work at IBC every Monday at 4 p.m. King's Premium 825ml. Support our local farmers. All ingredients are locally produced. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Watch Cabinet at Work every Monday for people.
IBC. Cabinet at Work, tuwing Lunes, ika-apat ng hapon sa IBC 13. Rain or shine, be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Security agency ipinabitag walang pampasahod pero may pandagdag daw ng tao. Malaking katanungan ng 5 security guard ang ginawa sa kanila ng kanilang security agency. Isang buwan nang delayed ang kanilang sahod, ang dahilan daw ng agency wala pa raw pondo dahil di pa pumapasok ang bayad mula sa kanilang mga kliyente. Subalit laking gulat nila nang magpadala ng bagong grupo ng gwardiya ang kanilang agency ng pagpapapalit sa kanila daw. Ang ibang detalye ng sumbong, panoorin. Lumapit kami po, sir, dahil po sa gusto po namin makahingi ng tulong dahil sa dinadanas po namin. Regarding po ito sa agency ng Brent Force Security Agency. Nag-start po ako kay Brent Force Security Agency noong November 21, 2023. Ako po yung nilagay nilang detachment commander. So ang kalakaran nila, pagdating sa sweldo, ako lang yung binibigay na sweldo. Eh sabi ko, paano naman yung mga tao ko? Hindi ni po sinasabay. So doon na po nagkakaroon ng medyo hindi maganda. Simula nung February 1 hanggang po ng March 4, hindi po namin nakuha yung sweldo ng pinagsikapan po namin. Pagdating ko doon, ang nabutan ko, yung mga gwardiya na ipapadala doon sa area namin. Maya-maya, after 5 minutes, dumating siya, si Danilo Santeso. Pagdating niya doon, bakit ka nagwawala doon? Bakit ka nag-iingay? Sabi ko, sir, sino ba yung matutuwa? Yung mga tao ko doon, patay gutom na, pati pamilya. Bakit gwardiya yung ipapadala nyo, hindi sweldo? Gusto ko lang po ang may tulong ni Sir Ben, Idol. Sana po yung pinagpaguran po namin ay may bigay nila. Treat this as any of those public service na ammo. You know what to do. You understand? I don't need to do that. Hindi na dapat pag-iisipan yan, okay? May nilabag yan, patawag sa social. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakausap natin ngayon live ang mga nagre-reklamong security guards. Magandang araw sa inyo, mga sir. Magandang araw po, taman sa iyo, sir. So, sino po si Mr. Jackery Salik? Ako po, sir, si S.O. Salik, Jackery. Okay, so kayo po yung kumbaga, pag sinabing S.O., kayo yung parang security, what do you mean by S.O., officer? Security officer po. Kumbaga kayo yung head nila. Ganun po. So, 5 kayo ngayon, si Jackery, Kimpi, Ronnie, Homide, and Jerry. Alright, so bago namin po kayo interviewin, ibabahagi namin yung ilang mga detalye na binigay nyo sa amin. So February 1, nang magsimulang hindi makapagbigay ng sweldo ang kanilang agency na Brent Force Security Agency. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naibibigay ang kanilang sweldo. Hindi pa raw nagbibigay ng bayad ang kanilang kliyente na Navotas Sanitary Landfill Facilities. Nagtanong si Jackery Salik sa kanyang boss na si Danilo Santeso kung kailan maibibigay ang kanilang sweldo, subalit puro pangako lang ang mga sinasabi ng kanyang boss ayon sa kanya. Nagulat na lamang sila nung March 1 ay mayroon ng bagong security guard na papalit sa kanila. Nag-text ang secretary ng agency na isurrender na ang mga firearms at radyo na ginagamit nila. So, kumbaga sir, ang nire-reklamo nyo, hindi pa naibibigay yung sahod ninyo, but at the same time, nag-hire sila ng mga bagong security na pumalit sa inyo. Opo sir, yun po yung pinuntaan ko doon sa opisina nila sir. Kasi nangako sila ng Monday, babalik ako. Pagdating ko nung Monday, nagulat ako, mayroong mga gwardiya na nasa 10. Sampo, ang dami.
Sabi ko, sir, saan ba ito ipapadala? Eh, nagtanong ako doon sa mga gwardiya. Sabi nila, sa isla. Sabi ko, parang kami yun ah. Nung narinig ko yun, pinasukan ko yung si Manuel, yung operation manager. Hanggang sa kumuha ako ng video. Sabi ko, sir, ano ba itong ibig sabihin nito? Sa halip na sweldo yung ipapadala sa gwardiya natin doon, na wala na silang makain, bakit gwardiya yung ipapadala? Hindi natin kailangan ng gwardiya doon, sweldo yung ipadala niyo. Sige sir, makat lang po kita. Kayo ba sir, umalis kayo sa kumpanya ninyo or tinanggal kayo? Usually sir, nandun ako sa araw na ginawa yung memo. Hindi binigay sa akin yung memo ng March 4. Ano yung nasa memo? Abandoning, saka nagmamaning daw ako ng tao na wala doon. So, okay. Yung tao na minamaning ko, eh, pinalam ko sa kanila. Sabi ko, sir, ang situation natin dito, nag-i-streeta na yung mga gwardiya natin. Kasi wala na silang makain. So, ang solusyon ko na lang, mag-i-streeta na lang kaysa aalis sila sa pwesto. Sabi na, bawal yun na. Sabi ko, sir, bawal nga, pero mas bawal yung magutuman yung gwardiya. Okay, sige, sige. Ulitin ko. Kayo ay, kumbaga, may kaso, I mean, may merong parang may violation kayo sa kumpanya. Nagbaba ng memo, ang sabi, abandoning. Kayo lang po ba o lahat kayo? Kayo, Manning, di ba? How about yung others po, yung mga kasama ninyo, abandoning din po yung kanilang kaso sa company? Yun po yung kinaso, sir. Kasi regarding nga doon sa pagreklamo nila sa sweldo, so naghanap sila ng butas. Para hindi na namin mahabol yung sweldo namin. Pero matanong kita sir ha, because kumbaga hindi binigay yung sweldo nyo, hindi na po ba kayo pumasok kaya kayo sinampahan ng violation, the abandoning of post? Ganun po ba yung nangyari sir? Sa pagkalam ko sir, kasi sa rules ng security, sa security industry, pag may kaso ang isang security or security officer, pinapatawag sa opisina yan. Pinatawag po ba kayo? Hindi ako pinatawag, sir. Ang nagdala sa memo, yung taong pumapalit sa amin, yun ang nagdala ng memo. So, nagkagulatan na lang napalitan na kayo? Yun po. Pero, ito bang abandoning? Ito, sir, naku, curious lang ako kasi, di ba, sinabi nyo, meron kayong violation abandoning. Inakusahan kayo na inabandon na. Ilang araw ba kayo na hindi pumasok? Di ba, syempre, alam ko, masasama loob nyo kasi hindi kayo sinerdohan. Sino nga bang hindi sasama loob? Pero, ilang araw ka hindi pumasok? Pagdating sa sinabing abandoning, sir, hindi ako nag-abandoning. Kasi sinabihan ako na Monday, bumalik ka dito. So, ang ginawa ko, yung IC ko sa panggabi, nagpalitan kami ng shifting. Sabi ko, ikaw na muna magpangumaga para ma-follow up ko yung sweldo doon sa opisina para hindi tayo ma-abandoning. So, bago ako umalis, nag-iwan ako, mayroon akong pera na 250 hanggang sa kinuhanan ko ng video yun. Iniwan ko dun sa mga tao ko na nag-complain sa akin na sumakit daw yung tiyan nila dahil nakakain sila ng panis na kanin. So bago ako umalis, iniwan ko yung 250 na pera na laman ng bulsa ko bago ako umalis. So pagdating ko dun sa opisina, yun yung naabutan ko na papalitan pala kami na wala kaming kaalam-alam. Ibig sabihin nyo ba dito sa kumbaga yung nangyari sir, kaya kayo parang inireklamo ng kumpanya nyo na abandoning and money kasi parang ayon sa kanila, parang nakikipagpalitan ka ng hindi nila alam. Parang ganun ba po ba yung sinasabi ninyo? Alam nila yan sir, may conversation po kami na sabi ko, ito, pati yung isa-isa ko sa gabi, so mayroon po kaming record na pag-uusap. So sige, walang problema dyan, basta sikasuhin mo yung sweldo na makuha. So yun po yung napag-usapan namin doon. At mayroon kaming conversation regarding doon sa pag-i-streeta ng mga gwardiya. Sabi ko, ma'am, sir, ang status po ng mga gwardiya natin, nag-i-streeta na lang kasi wala na silang makain. So mayroon po din tayong mga gwardiya, sir, na pinalayas ng inuupa ang bahay dahil sa wala na rin may bayad. Okay, so hindi lang kayo, sa makatuwid, hindi lang kayong lima yung nagre-reklamo talaga. Marami pang mga security guard na hindi napapasweldo on time. Oh, marami, sir. Marami, sir. Kailan nagsimula na hindi kayo sweldohan ng maayos? Usually, nagsimula ito nung January this year. Ngayong year, 2024. Yung sahod na 16-31 ng December, dapat sasahurin yan ng January 1. 1 to 15 pala ng December, dapat sasahurin yan ng January 1. Nagpasahod sila January 9 na. So, tinis namin yun. Delay sila ng 9 days. So, natiis pa namin yun. Okay.
So hanggang ilang araw na delay? 9 days, dinis nyo? Sige. Dinis namin yun. So yung pangalawa na to, yung 16-31 naman ng January, pinasahod nila ng February 27. So delay naman tayo ng 13 days. Mm-hmm. Ang problema dito sa agency na to, pag nag-concern yung mga gwardiya na paano yung sweldo, eh kung hindi kayo makapag-dis, umalis kayo dyan. Yun ang sinasagot sa akin. Sabi ko, para hindi maganda ito. Mm-hmm. Eh ako nag-recruit sa mga tao, tapos ganito yung madadanas nila. Mm-hmm. Na magkakaroon sila ng gutuman, pati yung sa pamilya. So yun yung naisip ko, sir, na sa akin bumabagsak yung mga ginagawa nila. Mm-hmm. Okay. Ito bang pinapostehan nyo? Anong klaseng kumpanya to? Brainport Security Agency. No. Yung 'di ba, yung yan yung agency niyo. Saan kayo pumoposte? Sa Piliko po. Anong klaseng kumpanya? Bagsakan ng basura 'yan. Basura. Oo. Okay. Saan lugar? Sa Nabutas Island. Mm-hmm. So hawak din nila yung nasa Bitas, sa kanila din yung nasa Bitas. Mm-hmm. Ang Safety Security Officer diyan si Ayan. Charles Pinida. Ilan kayong security na naka-assign dyan? Diba, sabi mo, 10 na yung pinalit sa inyo. Napakarami. 21 kami dyan. 21 yan. So, napakalaking ano yan. Parang binabantayan yung lupa. Or bagsakan ng ano. Ng basura. Bagsakan ng basura yan. Oo. So, ito bang operation manager nyo? Siyempre, pag kayo may mga problema, dapat bilang kayo ay under ng agency, ang reklamo nyo dun sa OM, hindi sa employer nyo, which is yan, diba? So, anong sabi niya dun sa sweldo nyo, diba? Na hindi niya kayo pinapasahod. Yung sa OIM ba, sir? O sa company na sa... No. Kasi ang company dito, kumbaga, ang agency ninyo, sila yung may transaction dun sa pinopostehan nyo, which is yung lugar na pinakita natin kanina. Sumasahod kayo under agency, di ba? Siyempre, pag may problema kayong mga security guards, hindi kayo magre-reklamo sa dun sa employer nyo. I mean, dun sa pinopostehan nyo, di ba? Dun kayo didirekta sa may agency. Yes, okay, so ano ang sabi regarding dito na nagkagulatan, 10 security guard instead na pasahurin kayo, nagdagdag pa ng karagdagang 10 tao. Anong sabi, anong explanation sa inyo? Ang sabi po ni operation manager si Manny, nakalimutan ko yung pangalan ni si Manny. Sabi niya, ang authorized dyan na masusunod si boss, yung si Danilo Santiso. Yung may-ari? Oo, yung may-ari. So yung regarding sa sweldo niyo, pag-usapan na lang yan. Eh sabi ko, sir, saan pa itong guardian? Wala namang sinabing papalitan dyan eh. Yun ang sabi sa akin. Walang sinabing papalitan sa inyo. Eh nagulat ako, ba't may mga memo na ginawa? Na nandun naman ako sa office, ba't hindi ako kinausap? Eh kung talagang legit o rules and regulation as an officer sa security industry, hindi mo kailangan ipagtago yan. Alright. Sige sir, ganito ha, tigil na natin yung pag-iimbestiga sa inyo kasi nakuha naman na namin yung punto ninyo, yung reklamo ninyo. So, para matulungan kayo sa problema ninyo, nasa kabilang linya si Police Major Sofia Marita Macay, Chief of Special Concerns, EMD, SOSIA. Magandang umaga po, Major Tamacay. Hello sir, magandang umaga po at sa lahat ng inyong tagapakinig ng inyong programa. Mabuhay po, good morning. Magandang umaga po. Ma'am, kasama ko ngayon si Sir Carl Tulfo. Tayo po ay naka-live ngayon sa IBC 13 at sa aming mga social media platforms. So, yes sir. Ma'am, ito po, ilalapit lang po namin sa inyo ito. 5 security guard mula sa Brainforce Security Agency. Lumapit dito regarding po sa kanilang reklamo na sila raw po ay hindi pinapasahod ng on time. So kumbaga nung mga unang beses pa raw po, ma'am, natitiis nila, 9 days delay, kaya pa raw nila. But umabot na sa punto na naulit-ulit, naging 13 days, umaba ng humaga. Ang concern kasi nila, ma'am, parang syempre yung everyday expenses nila, kumbaga yung paano nila masusustentuhan yung pang-araw-araw, yun po yung pinaka-ano nila. At the same time, ma'am, itong agency, instead po na bayaran daw sila, eh nag-hire pa daw po ng additional 10 security guards at sila daw po ay parang inisnab na, kumbaga pinalitan na po, ma'am. So ano po yung maitutulong natin, ma'am, sa mga pobreng security guard po na lumapit po sa ating tanggapan po? Yes, sir. So with this complaint po, sir, na ating narinig sa inyo, we will look into this serious matter, sir. So ang ating ma-advise sa kanila is to file po ng formal complaint dito sa atin sa SOSIA or sa tanggapan ng DOLE and LRCR para po malaman natin kung sino sa mga agency na to ang lumalabag sa batas
at magkakaroon po ng karampatang kaparusahan po, talagang mapatunayan sila po ay lumabag. Once po na sila po ay magpunta dito for their formal complaint, ipapatawag din po natin yung kabilang side ng kanilang agency na rereklamo para po magkaroon ng kalinawagan ang kanilang manireklamo sa inyong tanggapan at sa ating tanggapan po. At ito din po ay magsisilbing warning sa mga ahensya na lumalabag na yung batas ng tamang pasahod po ay ito ay nakasaad sa grave offense po na pwede nilang maging offense na pwede magka-resulta po ito ng pagka-revoke na kanilang mga lisensya. So, ang ating maipapayo po ay kailangan po sila lang ay mag-formal complaint dito sa aming opisina. Apo. Ma'am, tanong ko lang po, no, kung sakaling mapatawag at malaman natin na talagang may violation itong security agency, di ba po dapat ang isang security agency ay good standing po para sila ay parang mabigyan or ma-issuean ng permit? So kung sakali lang po, ma'am, no, na malaman natin na may violation talaga itong security agency sa kanilang mga security guards, ano po yung maipapataw na penalty or violation po sa kanila? Gaya ng nasabi ko kanina, sir, sa unang kasagutan ko po, kapag po napatunayan na sila ay may pagkakasala during sa inspection at sa ating investigation, magkakaroon po sila ng karapatang kaparusahan. Ang the worst po na maibibigay sa kanila ay yung revocation ng kanilang lisensya. Pero kailangan po din po natin dumaan sa proseso para maimbestigan po ng maayos ang mga inihain na reklamo ng mga security guards po na ito na lumapit sa inyong opisina. Alright, ma'am. So, mabigat-bigat yung revocation of license sila. Di ba, ma'am, matanong ko lang po, kapag ang kunyari, regarding dito sa mga swelo, dapat po ang security agency, meron silang nakalaan na pondo po kung sakaling magkagipitan, may mahuhugutan po sila. Tama po ba, ma'am? Ito po, isa sa mga requirements at ito po ay na-under po ng dole po. Ito sir, kung sakaling ano man po ang mga requirements po ng kanilang pasahod, ito po, i-refer po natin sa ating dole kung sakaling. Para po mabigyan po sila ng kaukulang action sa kanilang complaint. Kasi ito po ay regarding sa kanilang pasahod at sa mga benefits po, sir. Ito yes. Po ay under ng ating dole. Yes, ma'am, we understand. Ma'am, actually, nandito po yung mga security guards sa aming studio. Baka lang po may gusto silang sabihin or kumbaga ibang reklamo na against dito sa kanilang security agency. Sige po, sir, SO, sige po. Nandito okay, po sir. Si Major Tamake po. Magandang araw po sa iyo, ma'am. Hello po, magandang umaga po sa atin. Oh, ako po si Eso Salik, ma'am, at nagrireklamo lang po ako dito sa ginawa to ng Brainport Security Agency na to. Sa halip po na... Narinig po ang inyong panayam kanina, narinig ko po ang inyong mga hinaing at reklamo, kung ano po ang pinupunto nyo po para sa inyong sahod at mga benefits. Gaya po ng nasabi ko, kami po ay bukas ang aming opisina para entertain po ang inyong mga reklamo, magsadya po lamang tayo sa aming opisina para makapag-hain ng formal complaint sa inyong nire-reklamong ahensya. Kumbaga, SO, ang sabi ni Major, tutulong naman, no? Basta ang kailangan lang nila is a formal complaint. Kaya itong mga reklamo ninyo, kumbaga, isasamahan namin kayo para makapag-file kayo ng complaint against dito sa security agency. Kasi that's the proper process. So, yun yung point ni Ma'am. So, kung may mga iba ka pang mga reklamo, kasi nasagot naman na ni Ma'am kanina yung mga pwedeng kaharapin ng agency ninyo kung sakaling mapatunayan. So, ang important dito, makapag-file ng complaint, no? Para umusad yung reklamo ninyo. Alright? So, may gusto pa ba kayong sabihin kay Ma'am bago tayo magpaalam? So, ganito po, Ma'am, yung mga situation namin ngayon. So, hindi po kami makapag-renewal ng mga requirements kasi wala na rin pong budget. Pati yung mga guardia po natin dito, mga kasama ko, ay pinalis na rin sa inuupang nilang bahay dahil wala rin pang bayad. Dahil sa sobra 1 month na sweldo, hindi nila binigay. So, sana po, masolusyonan yan, Ma'am, na makuha po sa madaling panahon. Nais po namin kayong matulungan, ngunit ang kailangan lang po namin ay inyong preparasyon. Gaya po nga sabi namin kanina, nagsisimula po ang solusyon sa inyong paghahain ng formal na reklamo sa aming opisina. At titingnan po natin punto po punto kung ano po ang inyong mga reklamo at bibigyan po natin yan ng atensyon sa laling madaling panahon. Una lang, ma'am po, ay kailangan namin ang inyong preparasyon. Ang pagpunta sa aming opisina at ang pagtawag din po natin sa pinaukulang minireklamo niyong ahensya.
Yes, apo. Sige po, ma'am, Major Tamaki, makakaasa po kayo na ipapadala po namin at sasamahan namin itong mga security agency sa inyong tanggapan para sa kanilang reklamo. Maraming salamat po, Major Tamaki. Yes, sir. Magandang umaga po. Apo. Ayan. So, si Chief Special Concerns, si Ma'am Tamaki. So, yun, narinig nyo naman, sir, tutulong naman ang sosya sa mga reklamo nyo kasi sila naman talaga yung kumbaga makakatulong sa inyo since kayo ay mga security guards. So, kailangan lang talaga dito makapag-file kayo ng reklamo para mapatawag nila yung agency at mapasagot sa inyong mga kanya-kanyang reklamo. Diba? Actually, nakausap ng BTAG ang Brand for Security Agencies, subalit tumanggi ito na magsalita sa aming programa. Ayon sa agency, nasa opisina na raw ang mga sweldo at hinihintay na lamang nakunin ng mga security guard. Okay? So, paano naman yung mga mandatories, di ba? Meron ba kayong ganun? Kinakaltasan ba kayo? Or sweldo lang ibibigay sa inyo? Sweldo lang ang ano namin, makukuha namin. Oh, but ang mandatories, di ba? From the word mandatory, kailangan yan, requirement yan. It's a government, kumbaga, mandated so, na kailangan may mga SSS kayo, pag-ibig, PhilHealth, di ba? Para sa oras ng emergency, may paghuhugutan kayo. Nasa batas yan. Okay, so siguro kung may mga complaint kayo dyan, it's either i-ano natin sa social or sa DOLE. Siguro ganito. So, siguro maging advice ko sa inyo, kung talagang totoo yung sinasabi ng agency, pwede nyong itry kunin yung sahod nyo kung talagang meron. Mm. And then kapag wala, ituloy nyo yung complaint dun sa sosya. Yes. Makipag-ugnayan kayo dun sa staff namin para magkaroon ng maayos na usapan kung paano yung magiging process ng pag-file ng complaint nyo or yung pagdating nyo dun sa mismong agency, wala pa rin na binibigay. And then saka natin ilapit sa sosya. Okay? Mm. So, kasi naiisip ko naman naiintindihan ko naman kayo na kailangan niya, kailangan na talaga yung pera na pang kain and everything else. So, yun ang pinaka-importante, no? So, tignan muna natin, pwede kayo pumunta doon sa agency since sinabi naman nila doon sa statement na pwede kayo pumunta. Okay? Siguro ganun na muna para mas maganda. Kasi, ganun yung sinasabi ni Sir Carl, no? Nakikipag-ugnayan man. Tumanggi silang magsalita. Pero according to them, bibigay naman yung sweldo. So, let's see kasi kung ibibigay. Kasi yung iniisip ko kasi dito, yung posible kasi na mangyari is kapag pumunta naman kayo, binigyan naman kayo, pwede nyo pa rin i-file yung complaint. Pero nasa sa inyo pa yon kung gusto nyo or maghanap na lang kayo ng ibang trabaho para or ibang agency para maging mas okay kayo. But kung ako sa inyo, pagka nakuha nyo siguro yung sweldo, pwede kayo mag-file ng complaint and then apply for another agency para mas maganda. Ganito sir, meron kaming mga contact dito, si accounting at saka yung operation, pati yung si Sir Danilo Santiso. Well, whatever it is, ang priority naman dito is yung sahod nyo. So alam ko sinasabi mo na hindi kayo sinasagot noon, pero nakipag-usap na yung staff namin at sinabi tumanggi, whatever, and yung sahod nyo ay nandoon na. So kung talagang totoo, pwede kayo lumapit doon, sabihin galing kayo ng BTAG, pinapunta kami dito. Kapag hindi, tawagan niyo yung staff namin at pwede na namin tawagan yung sosya. Okay? Magmo-monitor kami. Ganito kasi sir, ang iniwasan ko kasi dyan sir, nung pumunta ako. Naintindihan ko naman yun, pero ang ibig kong sabihin is tinawagan namin yung agency, ayun ang sinasabi na tignan natin kung tutupad sila. Kapag hindi sila tumupad, sabihin niyo sa amin. Ganit. Okay? Para magawa namin ng paraan yan. Kasi ang gusto lang namin is para mali mo, nandun na mismo yung sahod. Pagkapunta nyo, okay, kunin nyo, and then alis na kayo. Parang ganito lang, sir. Tama ng sumbungan. Solusyon tayo. Nandito na yung solusyon. Ibibigay na daw. Tingnan natin kung tutupad talaga sila. Huwag na natin munang dagdagan ng problema kasi sinusolusyonan, di ba? Oo, kung ayaw nyo pumunta, dito meretso na po kayo sa sosya. Ganun lang po yun. Di ba? So, ganun yung gagawin natin. Pero yung natin. Problema, kapag hindi kayo pumunta dun, kung ayaw na talaga pumunta, wala kayo or don't expect anything na may makukuha kayo. Mag-file muna kayo ng complaint and everything, dadaan ng process bago may makuha kayo. Kaya ako nagbibigay ng payo or advice sa inyo, ito yung parang posible na makuha nyo na ngayon, ora mismo makuha nyo na. Kasi alam ko naman na gusto niya na makuha na yung sahod. Yun yung importante. Okay? So pag-isipan nyo na mamaya sa baba and then mag-usap tayo. Okay? Sige. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo may tatak, tatak bitag, tatak bentulfo, tatak hashtag, ibabitag mo. Susunod!
Kinakasama ko, iniwan ako. Bayad sa 5 buwang upa sa bahay, iniwan rin sa akin. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo community service partners. Cebuana Luwalier. King's Premium 825ml, available sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide at sa DCMI Laz Mall and Shopee Mall. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. Bagcore, advocates for responsible gaming. CLTV 36. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day, handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Huwag basta King's Herbal, sabihin King's Premium 825ml. Yung kulay berde, yung walang pait pero simbisa ng orihinal. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, para makasiguro sa inyong bibiling King's Premium 825ml, iscan ang official QR code. Huwag basta Shopee, huwag basta Lazada, dapat Shopee Mall at Laz Mall. Dito ka makasisiguro sa iyong King's Premium 825ml. Mabibili din ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang sakit. Please watch Cabinet at Work every Monday at 4 p.m. IBC 13. Bagong timpla, pareho ang pisa. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, walang pait. Ito ang para sa inyo, King's Premium 825ml. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Bawat sulok ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat, hindi titigil sa pagpapahayag ng impormasyong totoo at tama. Maaasahan at mapagkakatiwalaan. Tutok 13 mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi dito sa IBC 13. Rain or shine, be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and Zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Ngayon naman nagbabalik ang hashtag ibabitag mo nga. Ngayon naman yung segment natin na Blast from the Past. Magsasaka nagpaluwal ng kalahating milyon, tinakbuhan daw ng kontraktor. Last year, isang magsasaka ang bumaba pa mula Benguet upang magreklamo sa Bitag Action Center. Ang problema, ang magsasaka nagpaluwal ng sariling pera para matapos
ang pagpapagawa ng isang water pump irrigation sa kanilang lugar. Pinangakuan daw kasi siya na babayaran ng kontraktor ng National Irrigation Association or NIA ang proyekto kapag natapos ito. Ngunit halos ang kalahating milyon na nagastos ng magsasaka, hindi naman daw na ibabalik sa kanya. Nang tawagan ng bitag ang inireklamong kontraktor, agad itong nakipag-ugnayan at hindi na nakipagmatigasan pa. Ngayon kasama naman natin si Bitag Tunet para pag-usapan ang ibang detalye. Magandang umaga, Bitag Tunet. Good morning, Sir Carl. Good morning din. Good morning, ma'am. Kagaya nga ng sinabi mo, sir, last year to nang ipinalabas natin bago mag-December. So sabi nga, hindi pa natin na-air, nagkaroon na kagad ng solusyon kasi nung tinawagan natin yung contractor ay agad naman nagbayad. Sabi mo nga, sir, merong nagpakabayani, no? Nagpakabayani yung presidente ng mga association doon ng mga farmers kasi kailangan nga nila ng tubig para lang matapos dahil naubusan ng pondo itong contractor ay siya yung nagpaluwal ng kalahating milyon. Kaya yun yung idinulog niya sa atin kasi ang sabi niya nabayaran na daw yung contractor ng NIA pero hindi pa daw siya nababayaran. So kaya yun yung idinulog niya sa atin. So agad naman nating inaksyonan, tinawagan at syempre sir baka medyo natakot, nagbayad kaagad yung kontraktor. Okay. So tignan lang natin itong blast from the past. Paano rin? Kung kontraktor po siya ng NIA, for sure may budget po yan. Bakit po kayo nagpaluwag? Nakakapagpakasensor, gumagpunod. Bago kasi simulan yung isang proyekto ng gobyerno, may bidding yan. Oo. May nasimulan ba na proyekto? Meron ma'am. Kailan po siya nag-down payment po sa inyo ng 300,000? Kahapon ma'am, nung nalaman nilang naibitag sila. Kaya sila nakipag-ugnayan agad sa'yo kasi kung hindi pa manginima sa pinbitag, hindi kanila babayaran. Tama po ba, Sir Leo? Oo, sir. Mahirap yung ganyan, sir. Kaya ayusin mo na to, tapusin mo na, huwag mo na uulitin sa ibang tao ito, sir. No? Ang gusto kong ipaya ano sa inyo, yung hindi nila binigay yung pera kong nagastos ko sa project na yan na nanggaling sa aking bulsa. Ako po ay isang presidente ng Farmers Irrigation Pump ng Teixe at saka farmers sa Toblay School of Industry. Project ng mga estudyante, mga tinatanim nilang gulay, tapos para sa farmers, ang para sa gulay rin nila sa para sa kanilang consumption. Kasi ang gusto ko yung project na yan matapos at may magamit na. Inpaluwal ko po 441,000 K. At nagpaluwal ako kasi ibig kong matapos yung project at maumpisaan at sa hanggang matapos. Sir Ben, ang gusto kong itulong sa akin yung maibalik lang yung pera kong nagastos ko yan sa project na yan. Kasi gumanagana na marami nang natulungan yung irrigation. Makakausap natin ngayon mula Benguet si Mr. Leo Buyay. Magandang araw po sa iyo, Sir Leo. Magandang din araw sa inyo, sir. Oh, okay. Sir Leo, si Tunet po ito, si Bitag Tunet. Kasama ko po si Sir Carl Tulfo at si Bitag Din. Sir Leo, nagpaluwal ka po ng 500,000? 141,000, sir. 141,000. Hindi. 441,000, sir. So, okay. Almost 441,000 yung ipinaluwal nyo. Oh, kulang-kulang 500, gano'n na. Opo. Bakit po kayo nagpaluwal? Naglabas ng 500,000? Dahil doon sa project na finance ko doon sa project na ginawa min na project ng NIA. Finance. Di po ba Mang Leo, no? Sir Leo, di po ba may contractor yan? Parte ka parte po ba kayo nung sa contractor? Mayroon ho, sir. Okay, ano po yung contractor dito? Si Eliazar Tobias, sir. Eliazar Tobias. Tama po ba, Sir Leo? Si Engineer Eliazar Tobias po, yung tinutukoy nyo na contractor. Oo. Oh.
Ano nyo naman po nakilala ito, si Eliazar Tobias po? Kinakilala ako ni Sir Gilbert Abilera kay Tobias. Sino naman Eliazar po yon, sir? Si Sir Gilbert, sino naman po? Kumbaga, kakilala nyo rin na pinakilala sa inyo si Eliazar Tobias. Ganun po ba kung paano nyo nakilala itong contractor? Yan nga, si Gilbert na Abilera, siyang nagpakilala sa akin. So, paano nagkakilala itong Gilbert tsaka ikaw? Siya, dating ko dito sa ako, kuyan ko, asawa ng parang anti ko. Mang Leo, no? May tanong lang po ako. Ito po ay project ng NIA, National Irrigation Administration. Tama po ba? Oo, ma'am. Okay. Si Mr. Tobias, Engineer Tobias, ay contractor po ng NIA. Oo, ma'am. Oh, kung contractor po siya ng NIA, so for sure may budget po yan. Bakit po kayo nagpaluwag? Nagpaluwag ako kasi gawin muna bago masingil yung pera, matapos muna. May nausap ako na ni Gilbert na i-finance namin muna, mag-loan ka, mag-finance tayo. Ah. Sabi niya sa akin, babawas yung gastos. Ibawas ang gastos? Anong ibig sabihin niyo, sir? Ibawas namin kapag matapos na ang project na masisingil yung pundo. Kumbaga ibabalik. Pag nakuha na yung gasto, budget, Sir Leo, saka ibabalik yung pinaluwal niyo na pera, yung inabono niyo. Ganun po ba? Sir. Pero nakakapagtaka, Sir Carl, dumagtunit. Bago kasi simulan yung isang proyekto ng gobyerno, alatin may bidding yan. Yan. Oo, may bidding, di ba? May kontrata yan, i-award dun sa nanalo at sila yung magsisimula ng proyekto. Kumbaga, hindi masisimulan kung walang budget. Kaya nga nililinaw ko dito kay Sir Leo, kung siya ba'y kaparte noong contractor nitong contractor company, no? Ni Mr. Gilbert? Ni Mr. Tobias. Kung kaparte ka ba, isa ka ba sa mga engineers, ano po ba yung naging papel mo? O financer ka lang ba talaga? Ako ay isang beneficiary ng tubig na yan. May kami doon, sakaan kami. Mm-hmm. Kaya isa akong beneficiary at isang presidente. Presidente ng asosasyon? Oo, okay. Ng farmers. Sir Leo, may nasimulan ba na proyekto? Meron, ma'am. Meron. Yun nga lang, hindi po natapos. Tapos na? Natapos. Kaya nga nasingil na yung So natapos na at ikaw ay sinisingil mo na yung nagamit mo ng pondo para doon sa proyekto na ginawa mo. Tapos hindi ka pa rin na binabayaran nitong Eliazar. Tama po ba, sir? Oo, sir. Okay. Pagkaintindi ko, kabahagi na siya nung contractor at itong si Engineer Eliazar Tobias, yung kanilang contractor. So doon nag-finance si sir. Kumbaga nag-invest siya doon ng pera. Sa pangako ni Mr. Eliazar na maibabalik pagtapos na ang proyekto at makasingil na sila sa National Irrigation Administration. Yun po ang aking pagkakaintindi. Tama po. Pero nakasingil na po ngayon at hindi pa po kayo nababayaran. Noong hapon, tinawag kami ng NIA, Sir Gudo, tapos usap-usap kami. Pero nag-down payment sila ng 300,000. Kailan po siya nag-down payment po sa inyo ng 300,000? Kahapon, ma'am, nung nalaman nilang naibitag sila. So dahil sa amin, kaya kumbaga na ipot-ipot sila sa konsensilyo nila, kaya sila nakipag-ugnayan agad sa iyo. Kasi kung hindi pa manghihimasok yung bitag, hindi kanila babayaran. Tama po ba, Sir Leo? Oo, sir. Okay, sir, sandali. Kailan kayo una nag-start ng project? Kailan yung sinimulan? Oy, medyo matagal yon, sir. Higit isang taon siguro bago matapos. Kung matagal mo na sinimulan yung project, kailan kayo natapos? Noong November 5, sir. November 5, isang buwan. 2023? 2023 ba o 2022? 2023, ngayon. Nakaraang buwan lang. Kailan po nakasingil sa NIA, si engineer? Second week siguro. Second week ng November? Oo. Kasi hindi po alam, hindi niya pinaalam sa akin. Na nakasingil siya, hindi niya pinaalam sa'yo na nakasingil na siya. Okay. Oo, ma'am. Paano nyo naman nalaman po na nakasingil na? Tinawagan ako. Nagkwintaan kami tatlo doon kay Gilbert. Pagkatapos, tinignan ko yung listahan ko ng mga nagasto ko. Sabi niya, naligatid ng 81,000. At ang sabi niya, shoulderan ko yon. Sabi ko naman, hindi po si shoulderan yan kasi sa akin may mga resibong Sir Leo, matanong ko lang, kailan na yung next daw na magiging bayad nitong ni Engineer Eliazar doon sa susunod niyang pambayad, yung 141 or 44,000 kung hindi ako nagkakamali?
Mayroon pa yung ano, nakita yun ba yung ano, retention? Yung retention na 150, pero may bawas siguro doon na baka maging 140 siguro. Ako na lang ang kukuhan yan, hindi na lang nila kukunin yun. Ah, okay. Yun sana. Ganito, Sir Carl, din, no? Sir Leo, paliwanag lang natin kung ano yung retention. Yung retention kasi, yun yung parang pondo. Pondo doon sa proyekto na kapag magkaroon ng problema ang proyekto after 1 year or after 6 months, depende dun sa naging kontrata, yun yung kukunin, no? Para ipanggastos doon sa project. Yun yung retention na sinasabi ni Sir. Hello. Opo. Si Engineer Godofredo Bilaki po ay isang provincial head ng National Irrigation Administration ng CAR Benguet Satellite. May inilabit kami, Sir, na case where may isang engineer daw na contractor ng NIA at may kinuha daw ito na magsasaka o tao din siguro na gagawa doon sa proyekto. Beneficiary. At yung nangyari ay nagpaluwal ito ng pera. Tapos, nung natapos ng kanyang proyekto, siningilan niya yung kanyang head, which is yung contractor na associated sa inyo. At hindi pa daw na bayaran ng nakaraan. Pero may kakabanggit lang sa amin na may 300,000 na nabayaran noong December 14. Anong detalye nitong case, Sir? Noong December 13 po, nung na-receive po namin yung sulat niyo po, Sir, na may pumunta doon na si Sir Leo Buyay na may query regarding yung sa libo daw nila doon sa project na natapos doon. So, upon receipt of your letter, tinawagan ko silang dalawa at nag-schedule kami na mag-meet kami noong December 14 at 8 o'clock. At salamat naman at nag-comply sila. Nag-usap sila, subali nag-reconcile sila sa mga kanilang mga yung mga gastos tungkol doon sa project. Labasan sila na yung mga dokumento, yung mga receipt, yung mga kwan. Alos naayos naman kahapon at napagkasundo na sila na kwan. Tapos binayaran na ni contractor yung 300,000. Sir, matanong ko lang, ano nangyari? Bakit pa umabot sa ganitong punto na lumapit pa sa amin yung tao para lang magkaroon ng paraan para bayaran siya? Yan ang rin niyo yung kwan namin, sir. Kasi actually, yung contractor namin na ito na kwan na yung contract. So, bali siya na lang po yung balipat-transact po namin doon sa yung project. Ito lang pala na nag-draw siya ng mga libo doon sa mismo sa community, employment sa community, yung mga beneficiaries mismo yung mga nagtrabaho. Nung nabayaran na po per kwan yung bayad na kami receive yata noong November, ang alam namin, ayos na wala na siyang mga responsibilidad doon. So, not knowing na may ganito palang sitwasyon. Ganito na lang, sir. Ano ang tuluyan nyo magagawa dito kay Leo para tuluyan na siyang matapos na ang kanyang problema? May napagkasunduan sila kahapon na as per the usapan nila, sabi nila na yung bayad na 300,000 na ibayad niya kahapon o siya retention daw. Ma-receive niya yung retention. Hindi na siya mapapansin. Ano, sir, ang magagawa nyo dito kay Elisa? Yung susunod siguro kung hindi niya mabayaran yan, talagang mag-forfeit na lang yung retention niya at makaka-withdraw approval ng director na talagang yung nagpamahod lang na nagkunti kung talagang may hindi pa kung hindi niya pa nabayaran lahat yung mga responsibilidad niya doon sa nagpamahod sila. Engineer, makaka-apekto ba to sa estado po ni Engineer Tobias dyan, no? Sa mga darating na projects po na meron pa ang NIA? Siguro kung talagang makuha na ito kasi wala naman kaming basis kung sakaling ay magbibid ulit siya dito sa mga project na darating pa sa office, sa regional office na po kung anong kasi may papabot po namin ito sa regional office para at least mabigyan ito po ng pansin kung paano ang gawin nila sa kanya. Ganun pa man po, maraming salamat po dun sa mabilisang pag-action nyo po dito sa sumbong, no? Hiling lang po namin, no, sa bitag po, sa hashtag ipabitag mo, na matutukan po sana hanggang sa matapos po, no, yung problemang ito. Maraming salamat po, Engineer Godofredo. Sir, narinig ko na nagkaroon na kayo ng usapan at ikaw ay nag-down ng 300,000 dito kay Leo. Tama po ba ito, sir? Yes, sir. Okay. Anong magagawa nyo dun sa huling remaining balance nyo daw, sir? Pagkatapos nito, mag-agree kami ulit, mag-inlet, tapos i-settle namin yung huling
huli niyang na-balance po. Itatanong ko lang, sir, bakit umabot sa punto na hindi niyo siya na bayaran pa kaagad nung pagkatapos na mismo ng proyekto? At bakit umabot po sa punto na siya pa nagpaluwal or siya pa yung gumawa? Ang nangyari po dun, sir, is that nung sila po kasi nag-umpisa ng project dahil gusto nilang trabawin yung project, sir. And then, nung hindi umuusad, ako na po yung nag-rescue para matapos lang po yung project po, sir. So hindi pa siya natapos totally? Tapos, yes. Tuluyan yung tinapos yung project. Yes po, nabingga po kasi hindi umuutang. Okay, siguro naman kasi sir, nahirapan din itong si Leo na talagang tapusin yung project. Baka kasi siguro, kinapos din ng ano. Kasi syempre, dapat during the project itself, dapat may budget na yan coming from NIA. Since project yan ng NIA, no sir? Ang sabi po kasi sa akin na kaya din ang tapusin yung project, kaya binigyan ko sa kanila na pinatrabaho ko sa kanila po. Hindi pa kanila na kaya, dahil ako na lang po nag-rescue. Matanong ko lang, Engineer Eliazar. Oo. Ito ba nung una, sabi mo, ni-rescue mo yung proyekto? That means, nung una ba, proyekto na ba ito initiated ba ito ni Mr. Leo Buyay? Kumbaga, ito ay project ng gobyerno? Or nung himasok ka lang, saka ito sinuportahan ng gobyerno? I-enlighten mo lang. Hindi po. Ang nangyari dyan is, bidding yan. Ako po yung nakibid dyan. Lisensya po natin ang nagamit. So, under sa pangalan nyo, sir, nilagay yung project? Yes po. Yes, parang dahil yun yung magtrabaho, dahil yun nga, dahil nasa takupan daw nila yung source, binigay ko naman po para makapagtrabaho sila at mabigyan ng... So, tulungan. Okay. Sige, sir. Siguro, tahan ko na lang na talagang tutuparin nyo itong usapan ninyo dun sa huling balance man, dun sa pinag-usapan nyo din. Kababayan ko din yan po kasi, kaya may tiwala ko sa kanya. Siyempre, may tiwala. So isang lugar lang kayo, magkababayan kayong dalawa. Yes, sir. Okay. So, ganun pa naman pala, magkababayan lang kayo, dyan lang kayo sa area. Oo. O di dapat, masettle nyo na between sa inyong dalawa, po? Yes, po. Next time, sir, be more cautious and alert siguro pagdating sa mga ganyan na bagay. Kasi mahirap na, syempre, yung pagdating sa ganyan, yung mga bayaran, yung pagre-reklamo. Mahirap yung ganyan, sir. Kaya ayusin mo na to, tapusin mo na, at huwag mo na uulitin sa ibang tao ito, sir. No? Baka may gusto siyang sabihin kay Sir Leo. Diyan po sa kabilang linya, Sir Eliazar, si Sir Leo. Baka gusto niyo siyang bigyan ng assurance kasi yung inilapit lang naman sa amin ni Sir Leo, yung mabayaran siya. So sige po, bigyan niyo siya ng assurance po, Sir Eliazar, sa kabilang linya po. Ang mungkang po dyan is that inimikon po siya sa ngayon or bukas para isasin mo namin yung gamgawa ko ng black and white sana sa kanya. Okay. Para matapos na po ito. Sir Leo, okay ba yan sa'yo? Ang gusto ko, yung may bariklate yun, kasi pira ko yun. Oh. Sir Leo, eto na si Eliazar. Sinabi na kakasabi lang dito kanina, nakikitain ka bukas para ibigay na ang remaining na balance. Okay na ba yun sa'yo, sir? Oo, sir. Okay. Yung 141, ha? Sir Leo, hindi ka ba masaya? Galit ka pa? Ano po ba? Masaya ako. Masaya. Okay. Parang galit ka pa, Sir Leo. Oo, sir. Kaya nga nandito, ginawa na natin ang paraan. Kinausap na natin yung NIA. Kinausap na natin itong si Sir Eliazar. At ginawa na natin ang paraan, no, Sir Leo? At okay na ba yun sa'yo? Okay na po, sir. Salamat po. Okay. Sige, Sir Leo. Maraming salamat. At Sir Eliazar, maraming salamat din. Kaya ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo. May tatak, tatak bitag, tatak bentulfo, tatak hashtag, ibabitag mo. Kinakasama ko, iniwan ako. Bayad sa 5 buwang upa sa bahay, iniwan rin sa akin. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo.
Okay, nagbabalik ang hashtag ipabitag mo. Ngayon naman sa susunod natin na sumbong, kinakasama ko, iniwan ako, bayad sa 5 buwang upa namin sa bahay, iiwan rin sa akin. Malayo pa ang November pero ang isang senior citizen ang lumapit sa Bitag Action Center at nagreklamo, ginost daw siya ng kanyang living partner. Ang kanyang sumbong, bigla na lang daw naglaho ang kanyang boyfriend. Ang masaklap iniwanan daw siya ng utang na 5 buwang renta ng kanilang bahay. Kaya dapat siguro magkaroon ng pag-usap siguro with Attorney Batas or anyone or para magawa ng paraan ito dito kay nanay, no? So, alamin natin ang buong detalye ng sumbong, paano rin. Sir Ben, humihingi ako ng tulong sa inyo kasi po iniwanan po ako ng kinakasama ko. May naiwan po siyang utang sa akin sa bahay. And na-critical po ako ng sakit ko po sa puso. Hindi niya na po ako pinuntahan, hindi niya na lang po ako inintindi. Gusto ko lang po siyang makausap kung ano po ang ano niya, ano doon sa bahay na naiwan niya sa akin. Hindi ko naman po kayang bayaran bahay na yun dahil wala naman po akong hanap buhay. Ilan taon na po kayo? 65. Huh? All right, 65. This is senior citizen. She's entitled for OSCA. All right. Okay, take the story. What can OSCA give her? Okay. And then, what are the assistance that should be given to the senior citizen, which is basically in her situation, which is also like sickly, okay? I know that there are also, you know, I believe that assistance that the DSWD can help in addition to what OSCA can do, but somehow research that nasajarian. Okay? You get it? Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, kausapin na natin ngayon yung nagre-reklamo. Magandang araw sa iyo, Nanay Vanjie. Ano naman po? Nay, kamusta po kayo? Okay na lang po. Balita ko, na-hospital daw kayo. Ano pong nangyari? Critical po kasi ako, hindi naman po ako na-hospital ng ano. Nag-critical po ako dahil sa sakit ko. Mm-hmm. Tapos po, nung kailangan ko siya, tinatawagan ko siya, binlock niya na ako sa cellphone. Yung boyfriend niya? Hindi ko na siya makontak. Tapos tinawagan na rin po si ng anak ko, hindi na rin po siya makontak pati sa Facebook. Nag-live-in po kayo sa iisang bahay. Mga gaano katagal po kayo naging magka-relasyon na? Mga 5 buwan. 5 buwan. Nung magkasakit po ako, parang umiwas po siya. Iniwasan niya na ako, hindi na siya na... Matanong ko lang, Nay, ilang taon na yung boyfriend mo? Nag-ano pa? Yung boyfriend mo? 55 po. 55. So, ilan taon kayo? 65. Mm-hmm. So, 10 years. Okay. So, paano kayo nagkita? Paano kayo nag-meet? Doon po kami nagkakilala sa San Juan. Yung bumibili po siya sa akin ng bigas. Tapos, Nagbebenta kayo sa palengke kayo? Kasi po yung binibigay po sa amin ng bigas ng madre. Mm. Binibenta po namin para po may makain naman kami. Binibili din namin ng pagkain. Mm. Kaya po kumukuha sa amin tuwing Sabado. Mm. Tapos po, pagdating ko sa gabi, inaalok niya ako ng pagkain, binibigyan niya ako ng pagkain gabi-gabi. Mm. Parang ibig sabihin, inalagaan niya ako. Tapos nung pong... April, nagkakilala po kami April Mm-hmm. Tapos po nagkakilala kami April. Tapos umuwi po siya ng May ng Pangasinan. Mm-hmm. Pagbalik niya po kung galing Pangasinan, sinabi niya po sa akin maghanap daw ako ng bahay. Naghanap naman po ako dito sa Agham, diyan po sa Central. Mm-hmm. Nakakuha naman po ako ng 1.5 sa buwan. Mm-hmm. Kasama na po yung ilaw. Mm-hmm. Okay. Lumipat po kami ng June 7. June, July, August, September, October po, parang nag-critical lang po ako sa sakit ko. Matanong ko lang, anong sakit niyo? Sakit po ako sa puso, brado po yung ugat ko sa puso. Oh, okay. Tapos pag hindi po ako nakahinga na, wawalan po ako yung hininga, hinihimatay po ako. Tapos mula po nung nagpa-check up po ako sa SA Avenue,
Hindi na po ako pumasok ng ospital kasi po wala naman magbabantay sa akin. Kinukontak ko na siya, wala na, hindi ko na siya makontak. Tapos tinawagan ko yung anak ko, sabi ko, kontakin mo ka ako si Dante, ganung ganito. Sabi nung anak ko, nanay, hindi ko na makontak, pati yung Facebook niya. Binlock niya na kami lahat, pati yung mga kapatid ko. So, gano'ng kayo katagal nagsama? Mga 5 months din po. So, 5 months. So, 5 months kayo nagkakilala? Okay. Sige. So, gusto ko lang naman, nanay, no, malaman yung storya mo. At siguro gagawa na lang natin ang paraan para siguro mabigyan ka ng any possible assistance, no? So, on the line ngayon ang mismong OSCA Monitoring Supervision na CSO ng QC, Marie Gloria Mariano. On the line. Magandang umaga po, Ma'am Marie. Hello po, magandang umaga po, sir. Apo. Ako po si Carl Tulfo po, ma'am. Kasama ko si Bitag din. Naka-live po tayo sa IBCTV 13 and sa mga social media platforms. Ma'am, meron pong isang lumapit sa amin na ginang dito kung saan na meron siyang medical condition. Nagkaroon siya ng parang boyfriend and then nag-live-in sila for maybe a few months. And then nung nagkasakit si nanay, ay na-confine siya sa ospital. Nung na-confine naman sa ospital, nung pagkalabas naman niya, binulabog siya ng mga utang dahil daw sa renta ng kanyang tinitirhan, which is yung nagpahanap yung lalaki. Ito namang lalaki, hindi na makontak at nawala, ma'am. Anong, kasi si nanay naman dito, syempre hirap sa kanyang kalusugan, meron siyang medical condition. Ano ang magagawa ng inyong tanggapan, ma'am, para magawa ng paraan itong sitwasyon ni nanay? Okay. So, sa narinig po natin, sir, may medical na problema si nanay, ganun din po sa financial, tama po ba? Yes po. Okay. So medical, sir, financial assistance ay maaari natin i-refer si nanay sa ating local na SSDD or Social Services Development Department para ma-interview ng ating social worker at mabigyan ng case study at karampatan tulong. So ang Office for the Senior Citizen sa pamumuno ni Attorney Dayani Cipolla at OSCA Head at sa pakikipagtulungan din po ng Office of the City Mayor at SSDD ay nagbibigay ng servisyong medical tulad ng laboratory, libreng hospitalization sa government-owned hospital, libreng maintenance medicine sa Simakarab at sa bawat barangay at district po. Ilang taon na po ba si nanay? Si nanay po, ma'am, ay 65 years old. Okay. Kung sa 65 years old naman po, meron naman po si nanay ay eligible na po siya para mapasama sa ating bagong programa ng ating Butihin Mayor Joy na SWA or Social Welfare Assistance na tinatawag para sa mga indigent seniors na edad pataas, 65 years old pataas. So ito po ay naglalayo na mabigyan tulong financial na 500 monthly at binibigay po ito quarterly sa mga beneficiaries bukod pa sa grocery bags at sikat para sa mga seniors natin sa Quezon City po. Sige ma'am, kung yun na nga mo offer nyo na assistance dito kay nanay, I think that would be a big help. At yun lang naman po ma'am ang aming itinawag at maraming salamat po at magandang umaga. Sir, let yes. me add pa lang po. Sige, go ahead ma'am. Okay. Meron pa siyang cash actually, gumawa kami ng paraan kay nanay po ano, dahil nga meron siyang pambayad ng bahay na pinaproblema. Tama po, yes, right? Yes, tama po. Okay. So, nakipagtulungan po ang opisina ng Office for the Senior Citizens at ito naman po ay mabilis na natugunan ng magandang loob ang opisina ng dating District 4 Congressman na si Attorney Bong Suntay. So, siya po, ang opisina po ay nag-offer po ng cash assistance po para sagutin at ipagkaloob po ng personally Attorney Bong Suntay kay nanay yung sinakailangan po niyang pambayad. Maaari lamang po makipag-unay sa opisina namin para po magabayan sa proseso ng pag-claim at pagbigay po ni Attorney Pong Suntay po. Okay. Sa akin nanay. Sige po. Ay, may gusto pa kayo idagdag, ma'am, or okay na po kayo? Ma'am okay. Marie? Okay. So, sir, ganun na lang po. Papuntahin na lang po natin si nanay sa ating opisina. Then para po mabigay po kaagad ko ano po yung kailangan ni
ni nanay sa tulong din po ni Atty. Bong Frontay po. Sige po ma'am, asahan nyo na papadala namin si nanay dyan para mabigay yung karapat dapat para sa kanya. At yes, yun lang naman po ma'am Marie at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po at magandang tanghali po sa lahat. Maraming salamat din po ma'am. Okay. Pag nabayaran po yung bahay, uuwi na lang po ako ng probinsya. Well, pwede na lang pag-usapan yun siguro between doon sa mismong inuupahan mo na everything. Nasa iyo yun ma'am, hindi naman namin kayo pipigilan. Yung mismong bahay, kakasabi lang naman kanina, ay binayaran ng isang district congressman na si Sir Bong Suntay. And at the same time, itong sa OSCA naman daw ay willing na tulungan kapag dating doon sa medical assistance, no? Mm-hmm. Para magawa ng paraan na siyempre mahirap na yung doon sa kondisyon nyo at para kahit pa paano ay hindi nyo na masyado iisipin yung gastusin, no? Okay. Mm-hmm. So siguro try natin din i-dial yung DSWD para magawa ng paraan itong si nanay din, siguro additional na lang. So din, no? So nakita mo naman dito sa sitwasyon ni nanay na talagang makita mo naman these days na akala ko ba naman yung mga ghosting ay sa mga kabataan lang. Pero pati pala mga kaedaran 50 pataas nangyayari din pala. Nakakalungkot, no? Nga Sir Carl yung nangyari kay nanay. Po, niloko niya kasi ako. Oh, ma'am. Nakipag-uusap pa po siya sa mga sa anak ko. Hindi ko pa babayaan. Well, ma'am, may mga ibang tao talaga na may mga hindi magandang intention sa isang tao. Pagka nakuha ng isang bagay at wala ng purpose yung tao na yun sa kanya, saka sa kanya lang niyang didispatchahin, which is hindi magandang practice. Saka hindi lang po ako niloko niya, marami na po kahit saan po siya na destino, may babae siya kasi construction boy po siya. Well, ma'am, yung sa wag na natin pag-usapan yun, wala na yun. Past is past, no? Kaya nga. Kaya focus na lang natin dito kung paano natin masusolusyonan yung problema mo ngayon. So ito, on the line, ASEC Romel Lopez ng DSWD spokesperson. Magandang umaga po, ASEC. Yes, magandang umaga po, sir. At magandang umaga rin sa ating mga kababayan na katutok sa inyo pong program. Ako po si Carl Tulfo po with Bitag Din, hashtag ipobitag mo, naka-live tayo sa IBC-13. Sir, merong sana makahingi kami siguro ng possibility na ma-assist itong si nanay na merong medical condition and at the same time may mga bagay na iniwanan siya ng kanyang kasama dahil dun sa siguro iniwanan lang ng biglaan tapos may mga naiwan na utang and ngayon nahihirapan si nanay, syempre hindi dun makapagtrabaho dahil dun sa kanyang heart condition, sir. Well, opo, tayo po kasi regardless naman po kung ano po yung katatayuan ng ating mga kababayan basta sila yung crisis situation, maaari po natin tulungan kung sino man po yung ating mga kababayan na nangangailangan, lalo na po si nanay, ano, dahil tayo po in charge talaga sa welfare ng Estado, sa welfare po ng ating vulnerable sectors, kabilang po yung mga kagaya ni Mami at ni Nanay. Ano. Tasahan nyo po, yung inyong DSWD ay maaari po magpabot ng tulong. Malaman ko lang po talaga yung detalye po ng kaso ni Ma'am. Ano, I believe parang meron yata silang sabihin na natin, although hindi naman sila talaga mag-asawa, naging mag-living partner sila. So yun po talaga, kagaya ng nabanggit ni Sir Carlalo, it's beyond na po sa ating obligasyon, but then yung welfare po niya, kung kailangan po niya ng assistance financially, sa abot ng aming makakaya, may bibigay namin. At ang pinakamaganda po rito, Sir Carl, ano, maaari din po natin pabigyan si Mami o si Nanay ng psychosocial intervention nang sa ganun matulungan po natin siyang mag-cope up doon sa emosyonal niyang nararamdaman regarding po doon sa una, wala na po yung kanyang partner ngayon. At syempre, sa mga maaari pa niyang pagdaanan in the near future, ano, maaari din pong ibigay na tulong yan ang inyong ahensya. Sir, matanong ko lang kasi gusto sana umuwi ni nanay pagkatapos daw ma-settle itong issue dun sa tinitirahan niyang bahay. Magagawan kaya, sir, ang possibility ng assistance siguro ng kanyang pag-uwi? Well, gone po. Yung tayo naman po ay Balik Provincia Program na ito po ay, although iba po ito dun sa naging Balik Provincia Program natin during the pandemic, ano, ito naman binibigay din po natin. Ang pagkakaiba nga lang po dito, more on transportation assistance yung ibibigay natin. But then, dahil special case po yung kay Mami, ano, dahil hindi naman yung pandemic ito,
Pero maaari din po natin gawa ng paraan na maaari nating endorse din doon sa kanilang LGU. Kailangan lang po natin malaman talaga kung taga saan siya, kung may mga kamag-anak bang maaaring sumalo sa kanya, tumulong sa kanya doon. Ano? At yan po ipapacilitate ng inyo pong DSWD. At asahan nyo po na maaari po tayong tumulong sa bagay niya. Sige po, Asek Romel, maraming salamat po sa tulong ng DSWD at maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Salamat po, Sir Carl, ano, sa ating po mga kababayan na nakatutok. Sir, talagang aasahan po namin na after siguro ng ating kwentuhan, may send sa amin ang inyo pong staff yung detalye ni Mami na sa ganun, mapacilitate po natin the soonest. At nang sa ganun ay maiwasan na po natin na medyo madulay pa siya rin at makatagdan doon sa anumang agony na pinagdaraanan niya ngayon. Sige sir, asahan namin yan at salamat po ulit. Salamat po. Magandang umaga. Okay. Nanay, okay na ba yun sa inyo, no? Para magawa na ng paraan yung pag-uwi nyo at the same time yung mga renta nyo at kung ano-ano pa. Okay? Okay sa inyo, nanay? Uwi po kasi ako ng kalibo. Opo, ma'am. Gawan na lang natin ng paraan. Pag-usapan na lang natin sa baba. Kapusa tayo sa oras ngayon. At maraming salamat na lumapit kayo sa amin. Salamat. Okay? Sige. Salamat po sa tulong. Sige po. Maraming salamat din po sa paglapit. Okay. So, doon nagtatapos ang hashtag ipabitag mo, hinggit sa sumbungan, imbestigahan, ano mang reklamo na bibigyan ng agarang solusyon. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at servisyo may tatak, tatak bitag, tatak bentulfo, tatak hashtag ipabitag mo. Ang programang inyong napanood ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo community service partners. Cebuana Luwalier, King's Premium 825ml, available sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide, at sa DCMI Laz Mall and Shopee Mall. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingpingyan. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. Bagcor, advocates for responsible gaming. CLTV 36.